Huwag mong gawing Diyos ang pera. Dahil sa huli, hindi pera sa iyong magsasalba. May mukha ng tao sa pera. May mukhang pera na tao. Puro pera na lang ang laman ng isip, hindi na nagpapakatao. Ganito tayo sa panahon natin, palaging silaw sa yaman, sa ginto, sa alahas at sa lapi. Gagawin lahat ng paraan kahit pa kumapit sa patalim. May mukha ng tao sa pera. May mukhang pera na tao. Puro pera na lang ang iyong nakikita sa buhay mo, pera na ang nagdidikta. Hindi kanya nilikha, pero bakit pera ang iyong sinasamba? Wala naman sigurong hindi gustong yumaman, pero hindi ito ang sukatan ng tunay na kayamanan, hindi ito ang batayan, huwag mo sanang sa pera lang limitahan. Sa birthday mo, hiling mo ay pera. Tuwing gigising ka, iniisip mo agad ay pera. Bago matulog, problema mo ay pera. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ang iniisip mo, paano ka kikita. Sa pera ka na humihinga, at kakahanap sa pera ay nabubulag ka na. Ikaw ay naging sakim, di tumagal, kumakapit ka na sa patalim. Tuluyan ka nang nagpakain sa sistema ng dilim. Napahamak ka ng tuluyan at nagdilim ang paningin. Naging biktima ka ng mismong patalim ng sistema kung saan ikay nagpakain. Pero sa panahong kinakapos na ang iyong hininga, sa panahong walang-wala ka na ay nandyan pa rin sila. Ang tunay na kayamanan ay ang mga nagmamahal sa'yo. Silang mga tao sa paligid mo, silang mga nagpapasaya sa'yo. Silang mga pamilya na palagi kang inaalagaan, sila ang dapat na tinatago, niyayakap at iniingatan. Buong buhay mo, gusto mong yumaman kasi akala mo na pag may pera lahat ng problema kayang takasan. Akala mo na kapag makapalampita ka, ikaw ay mas may masaganang buhay, pero hindi yan tunay. Totoong may halaga ang pera, pero wag mo sana hayaang bawasan ng pera ang iyong halaga. Dahil sa huli, hindi pera sa'yo ang magpapasaya, hindi pera sa'yo ang magsasalba. Ang tunay na ligaya at ginhawa ay makikita sa kung paano ka magiging kontento sa mga bagay na meron ka. Wag mong gawing Diyos.